sa Pilipinas. Tara. Kaya tayo nag-shoot. Kasi hindi biro yung biyahe natin. Hindi malayo-layo. At saka course na. Kailangan natin umalis. Kaya tara. Sa tayo, biyahe na tayo. Baka gabihin tayo sa daan. Bye! Hindi, joke lang yun. Huw! Ang init pala, grabe! Ganun pala yung pakiramdam ng ano, naka-overall jacket na ano, pang-racing. Kaya, nagpalit muna ako pero may susunod naman tayong gagawin eh. Ayusin ko yung pwesto ng mga bike ko kasi nasa taas sila so nakakapagod eh. Kukunin mo sa taas, pagkatapos mo siyang ginamit, akyat mo naman siya. Yung gagawin ko dito, ito kasi nung una bumili ako ng ganito. Kaya ito yung ginusto ko kasi matibay siya kasi sa gym subok na siya. Kahit bagsakan siya ng mabibigat na dumbbell, hindi siya talaga na ano, napipit-pit. Kaya mas ano siya, parang mas okay siya para sa akin kaysa dun sa mga carpet talaga na maninipis. Sobrang tibay talaga, puro talaga siya. Kaya bumili ako ng mga ilan nila pa na kung pwede para kakasya talaga dito yung bike. Kaya, ayusin na natin, kunin na natin. Medyo mabigat to. Ay! Ano to? 30 piraso yung ibababa natin. What? Kailangan natin ibaba kasi nangangakoy na din yung sasakyan. Ayan. Nababa na natin lahat. Isa na natin. Pero kailangan na natin ng ating mga lock kasi niya. Tensyahin muna natin kung kakasya itong mga lock. Kala ko anong unang binili ko to? Kala ko ano to? Binigyan tayo ng ano, yung Cubix ba yun? Kala ko ano, binigyan sa akin darawan? Eh, lock pala. Sa probinsya namin, yung rubber, parang ano lang yung parang ordinary mat lang na ganito, parang puzzle lang. Kailangan mo hanapin yung butas. Kasi pag di talaga siya nasuot sa butas, shoot sa butas! Gagalaw din siya. Mawawala din sa pwesto. Special talaga yung mga bike ko. Diba? Ang ganda. Ang ganda niya. Hindi sa magkababy kami ni Tutoy. Hindi na siguro maano to, mapipit. Ito yung naisip ko. Kasi doon sa gym. Ang tagal na ng gym pero grabe. Hindi nasisira. Doon sabi ko ito na lang. Kailangan mo kapayin yung butas. What? Kailangan mo kapayin yung butas. Hello? Hindi na lang! Tatlo na lang, ho! Okay! Let's do it! Woo! Parang bata yun, ho! Ayan! Tapos na tayo sa pwesto nila. Ang gagawin naman natin ngayon, kunin yung mga bike sa taas para linisin. Kahit hindi sila nagagamit. Kailangan talaga linisin. Kasi kahit hindi sila napuputikan, tagal na rin din nakakalibo yung mga bike ko. Dito ko sila sinasapit. Dito ko sila iniipit para nalilinis ko talaga sila. I-prepare muna natin lahat. Ano? Power hose na tinatawag. Correct me if I'm wrong, ah. Power wash kasi yung pagkakalam ko dito eh. Natakot kasi ako, maraming marunong sa Pilipinas eh. Ayan. Boss. Pasok ko na siya. Ayan. So, okay na. Kunin na natin yung bike. Kunin natin sa taas.
Harry! Ito ko sila nilalagay. Ito yung gagawing gym. Wala? Nalamot yung gulang pag di... Naligabok na mo. Kinakain na sila ng aligabok. Gawin natin. Ipit na natin. Mga ano naman tayo, ito yung mga stand nila. Kasi dati, nakasandal lang sila sa ano, sa pader. Sabi ni Mimi, ba't nakasandal yung mga bike mo? Aww. Kaya, isipang umumi yun yung stand. Ayos. Ngayon, gagawin natin ngayon. Spray muna natin siya ng tubig. Tumalot na tayo pa. Sakit! Ito naman, sabon. Pero ang pagka-apply nito, gawin natin ito 3 or 5 minutes para matuyo talaga. Pakapitin muna yun. Punasin na natin. Hindi naman sila ganun kadami, kaya kahit hindi mo ganun masyadong ibabad, okay lang. So, tapos na tayo. Yun lang. Ganun lang siya. Ganun lang yung ganap. Tapos, banlawan na natin. Ang ganda nga ng panglinis talaga eh. Parang kahit may konting-konting pa siyang basa. Stay mo lang siya ng ano, ng mga 15 minutes dun sa ano niya, sa saktong na ano ng init. Tapos bigla na siyang ano, mawawala yung ano, tubig-tubig tapos ang bango. Ito so, nung bike na to, palitan ko na. Itong mga pedal, battle cage, ito itong fork. Pinalitan ko na rin yan. Itong mga handle. Kulay orange, di ba? Kasi favorite color ko nga, orange. Tsaka itong purple na half. Sakto nga eh. Kasi si Meme ngayon nahahaliw sa BTS. Ang kulay daw ng BTS, purple. Di ba? Sakto. Talagang magka-asunto kami ni Meme. Itong isa. Nasa ngayon? Nasa may isa? Tara, tingnan nga natin ito. Pinaka gusto kong bike. Mamaya sasabihin ko kung bakit ko siya gusto. Ngayon, paligid ko na. Ayan. Itong bike na to, bakit siya nagustuhan kasi na parang ang hirap ano, ang hirap makabili. Ang hirap niyang hanapin. Ah, ayun na. May ano dito, may bike dito, ang ganda. Sabi niya, sakto yung gusto mo. Ayun. Pagkasin, sabi ko, sige tita, bilhin ko na, yun na lang. So galing pa siya ng Vancouver. Nag-biyahe pa to. Actually, may trek din ako. Ayan, alam ng nakakarami yun. Yung trek ko kasi binenta ko. Nung nasa akin na, siguro mga 4 months, 5 months, may naglitawan siyang parang mga ano, parang mga spot.
parang mga gasgas. Pero nagpapasalamat din naman ako dun sa nakabili. Hindi naman kasi laspag yung bike. Kaya sobrang nagustuhan din niya kasi. Taas mami, ito sabihin ko kung ano yung pinalitan ko sa bike. So parang muna, naninibago ako kasi mabatong stem niya. Kaya sumasakit yung likod. Tapos pinalitan ko siya ng mas maiksi. Dun sa maiksi naman, parang tumatama yung siko sa tuhod ko. Kaya sabi ko, try kong ibalik yung dati. Hindi naman sumakit, kaya yan. Nagkasundo kami. Yan ulit siya. May bike talaga ako. Napaparating yung De Rosa. Si Ranton! Kaya naman, 4 months na! Yung team ko ngayon yung De Rosa. Sila Kevin, sila Rap, sila Chris, sila Kapitan Ryan. Shoutout pala sa mga batang mga junior nun De Rosa. Sila Rod, Jerson, sila Daniel. Malalakas na bata na magbike pero pag gusto ko ng puspusang pagbabike, sila ayain ko. Pero pag alam mo wala ako sa kondisyon, hindi ako sumasama. Halimaw yung mga bata. Sobrang lakas magbike. Dito sa Manila, ang pinakamalayo kong napuntahan, Sierra Madre. Sa Concepcion pala hanggang Manawag. Yun lang yung pinakamalayo. Eh, balak namin, Baguio. Hindi ko alam kung hindi pa na natutuloy. Abangan nyo guys pag nag-Baguio kami. Tsaka ano pala, sa lahat ng mga siklista dyan, saan pa babagay yung isang katulad kong mahina sa pagbabike? Yung hindi naman ganun kalayuan, pero yung tipong ma-enjoy mo yung ano, pagpunta. Kahit sobrang malayo, kahit puro ahon, basta nag-i-enjoy ka. Please, hindi naman no, pa-help naman, pa-comment naman sa baba para join ride tayo. Sama-sama tayo. Para happy. Mag-suggest naman din kayo guys kasi balak kong gumawa ng isang bike. Ang anong magandang brand din na piliin yung babagay sa akin. Tapos gusto kong mag-ano eh. Gusto kong mag-ano, helmet. Mamigay, helmet. Tapos mga ano, jersey ko na hindi ginagamit tapang bike. Yun, hintayin nyo yun. Yan ako siya. Mamimigay tayo ng mga nauna kong jersey na bike na binili ko sa online pero hindi naman ganun ka ano. Hindi naman ganun ka laspag. Mga isang pieces ko lang yata ginamit o yung iba hindi ko man nagamit. Sayang lang para may tataka kayo kung parang may pocket, parang may tape dito. Kasi nilagay ko to, yung mga itong mga cabling to pag tumatama dito sa body niya, sa frame niya, nagagasgas. Kaya naisipan kong lagyan siya ng ganito. Salamat pala kay Brother Kevin. Tapos pinalitan ko itong upuan. Tapos itong bar tape niya, wheel set, tapos pulley, siyempre itong group set. Dati kasi ano siya, Ultegra. So parang nabibitin ako dun sa Ultegra, pinalitan ko siya ng Durais. Tapos ito palang pulley. Hindi na tayo akyat ng malayo, hindi na tayo maglalakad ng malayo, dito na lang sila. Susunod natin yan. Susunod pala natin, magtabi. Ubusin muna natin yung laman niya. Yung pondo niyang tubig. Tapos rin tayo sa wakas. Diba? Diyan na sila. Hindi ko na kailangan umakyat ng napakalayo. Uy, nakalimutan ko pala yung ano ah, yung hinihingi kong suggestion nyo na kung saan ako pwedeng pumunta at kung sinong gusto sumamat. Ha? Don't forget to subscribe and like! Okay? Thank you!